At yun na nga mga tripper, pasensya na kung medyo natagalan ng ating upload. Dahil alam nyo na, hindi tayo makapag-motovlog dahil quarantine nga, community quarantine. So hindi tayo makaalis, hindi tayo makapag-travel. So ngayon, ang gagawin natin is yun nga nakita nyo na sa title. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko pang motovlog yan, pang vlog, pang lahat. As in, lahat ng ginagamit ko, kung ano yung mga napundar ko sa loob ng I think almost 3 years na akong nag-YouTube simula pa noong 2017. Sa mga bago dito, alam ko, hindi nyo alam na second channel ko to, guys. Meron akong first channel, which is yung Jepoy Tuason. Ayan, puro food yun. Kaya nag-umpisa ako as mukbang talaga, food challenge. Yan, simula ako sa ganyan. Anyways, hindi na pag-uusapan natin, guys. Pag-uusapan natin kung ano yung mga napuntar ko, mga gears na kailangan nyo pang vlog. Yun, isishare ko lang sa inyo para syempre ma-inspire kayo na kung gusto nyo talagang i-pursue itong career na to. Gusto ko lang sabihin na as of now, full-time na talaga ako. Pero before yung nagsisimula ako, na nagtatrabaho din ako, sumugal ako dito, nag-full-time ako, awa ng Diyos, eh okay naman, nakakaraos naman tayo. Pero tama ng lahat ng yan para hindi masyadong matagal ang intro natin. And ito na, simulan natin sa... Siyempre, since most of you guys, alam ko na ang nanonood dito ay mahilig sa motor dahil nga motovlogging channel ko to at travel content din ang mga ginagawa ko dito. So, umpisaan natin sa motovlog setup ko, guys. Natanggalin ko lang, ha. So, ganito yung aking setup. So, sa mga gusto i-pursue yung pagmo-motovlog, yan, sa mga bago, ito ang aking setup. Yan, ito, nasa kalagay sa helmet. Ito yung mic. Yan, tanggalin natin, ha. Tapos, ito ay GoPro Hero 7, guys. And, ganito ang setup niya, guys. So, teka lang, tanggalin natin lahat, ha. So, ito ang GoPro Hero 7, guys. Hindi naman importante na ito agad lang bilhin nyo, guys. Kasi actually, pangalawa ko na kasi ito. Ang pinakauna ko talaga, guys, is ito. GoPro Hero 4. Yan, nagsimula ako dito sa Hero 4. And honestly, entry level to, guys. Ito na ang pinaka-budget and quality talaga, no? Pero, unfortunately, syempre, kailangan ko mag-upgrade dahil hindi na to gumagana, sira na. Nabili ko lang to second hand, guys. Sa mga mag-uumpisa, pwede kayo bumili ng second hand, okay? And itong case na to, binili ko to para mailagay ko to. Ito yung adapter ng mic. Yan. Diba? Para mabuo ko yung setup na to. Okay? Tapos, ito yung telescene na detachable to, guys. Pwede nyo tanggalin pagka ayaw nyo nang may ganito. At least, di ba? Hindi siya fix. And this one, ang nakalagay dyan is ito. Yan. Ito. Ngayon, ito. Nakuha ko lang to dun sa previous na ginagamit kong mount. Okay? Kasi nasira na yon. Ayan, kung di nyo... Kung alam nyo to, ayan o, GRX, yan. Bali, ito lang yung, ano, extension ng kinuha ko para okay siya, di ba? Kasi, kapag ka ganito lang, wala tong extension, dikit na dikit yan, tapos naka, ano yan, nakababa yung GoPro nyo, di ba? Titingnan lang kayo para makita yung daan. And ito, yung mic, na wire, pinalibot ko siya sa loob ng helmet. Kasi, detachable din to, itong mga foam. So, pinalibot ko siya para... hindi ma ano, 'di ba? Hindi siya mapakalat-kalat. And shoutout pala, Natchel's Helmet 'yan. Ito ang sponsor natin, una nating sponsor na helmet. Quality to, guys, I swear. Affordable and quality. Check out their FB page, guys, I swear. And also shoutout din sa ating sponsor ng tires. Ayan, guys, kung gusto niyo yung pinakamurang tires na available, is punta lang kayo sa page ng Panzer Army. Solid, guys, lahat ng branded tires, mura. Legit, I swear, guys. Okay, so tuloy na ulit tayo. Bukod dyan, meron din ako neto. Ito yung para pag mag-float sa dagat, swimming pool, kahit saang tubig. Mag-float siya, floater to. Ito, ginagamit ko siya kapag inalis ko yung GoPro para makapag-vlog naman ako. And also, meron din akong ganito. Para naman to sa katawan. Yan, nakasabit yan sa ganyan. Okay, so marami kasing pwedeng paggamitan din.
Ito pala ang unang setup na pwede nyo magamit pag nag-i-start kayong mag-motovlog. Kung sa price naman ang tatanungin nyo, this one, nabili ko siya for 24,000. Alam ko merong mga murang promo dahil 19,000 na lang talaga to, guys. Pero sobrang rush namin nun ni Love dahil kailangan na namin pumunta sa Cebu. And may mga water sports activities kami. Kinabukasan na agad. So, napabili na agad kami ng wala sa oras ito. Medyo matagal na sa akin to. Siguro isang taon na. And next, of course, is ito namang ginagamit ko na camera na to. So, pagpalitin lang natin, okay? Yan. So, ito ngayon ang ginagamit ko, guys, na camera. Ito ngayon ginagamit nating pang-record is yung GoPro. So, medyo hindi siya okay kapag mga ganitong setup. Basta maganda siya sa labas, guys, mga outdoor. Katulad ng mga motovlogging yan. Check nyo lang yan, guys, sa mga video natin, okay? Pero tapusin nyo muna to, okay? So, this one is yung Canon 200D. Yan, entry level din to, guys. Ito yung pinaka-basic, pinakamadaling gamitin na DSLR camera. Ito sa akin, I think 2 years na to or mga ganyan, 2 years na to. Matagal na sa akin to si Luffy. And ito yung GoPro, guys, ang pangalan niya ay si Zoro. Bali kasi pinapangalanan ko yung mga gears ko ng sa One Piece, sa mga nanonood ng One Piece na anime yan. Mahilig ako dyan. So yung pinangalan ko sa kanila yung mga gears ko kasi mahal ko sila, guys. And this one, ito naman yung audio recorder, mic, okay, Dati. Nag-umpisa ako, hindi pa to, guys, no? Umpisa ko nyan is sa Samsung, maliit lang yon, guys, Samsung na mirrorless camera. Ito kasi DSLR. Tapos, ito, nag-umpisa ako nito bago tong Dati, Rode Video Mic Go, yan. Pag sinalpak nyo yun, auto na agad. Rekta na siyang mag-record kapag sinaksak nyo. Pero this one, kailangan nyo i-on. And, syempre, kailangan ko ng Joby. Yan, thank you so much, Joby. Sponsor din natin ng Joby, no? Thank you so much, Joby. Ito yung Joby 5K. Pinaka-the best na Gorilla Pad, no? Kung starting naman kayo, guys, ako nag-start ako sa local lang. Nag-start ako yung mga tigpa 500 yata yun, 450 na ano. Pero kasing laki rin ito, octopus something, ganun. Makapal din yun, matibay yun, guys. Matagal kong ginamit yun bago tong Joby. Thank you so much, Joby. And ito yung presyo naman nito, guys. Itong DSLR na to ay 35, I think, nasa ganyan, 35,000. Pero hindi ito yung lens niya. Ito kasi wide lens to, guys. Ito yung kasama niyang lens talaga. Ito yung kit lens. Ang pinagkaiba kasi ng wide lens dito sa kit lens, ito kasing kit lens is 18mm to 55mm. So, yung millimeter na yon ayun yung lapit, layo. Yan, ganyan. Kapag ito kasi wide lens, ito ay 10mm to 18mm. So, ibig sabihin, pag naka 10mm siya, kahit ganyan ako kalapit, okay, kahit ganyan ako kalapit sa camera, maluwag, kita pa rin yung background ko. Mas maganda yung wide lens kapag vlogging kasi mas malapit ka sa audio mo. Okay, mas maganda yung audio. Kesa kapag ka-kit lens, ang pinakamalapit kasi ng kit lens is 18. So, ganyan ka, guys. Ganyan ka kalayo mag-vlog para lang makita yung background mo. 18 para lang makita. Tapos ang layo mo sa audio recorder mo. And speaking of audio recorder, ito, guys, itong nakikita nyo to, yan, audio recorder to. Ito kasi ginagamit ko itong Zoom. Itong pinaka the best na audio recorder. For me, ah, ito kasi ang ginagamit kong recorder ng audio. Bukod sa isa cellphone ko na Rode app. Yan, Rode. Meron ding audio recorder sa phone, Rode. So bago natin ituloy, ibalik na natin yung camera natin para maganda yung quality, okay? Yan, audio recorder ko nga, this one. Ito ang pinaka bago sa family. Wala siyang pangalan. Para magamit nyo to, kailangan nyo ng mga, syempre, lapel. Yan, meron akong, ito pang dalawahan to. Yan, dalawa yung mic niya. Dalawa. Ito, may pang isahan din ako mic. Depende sa sitwasyon. Kaya, medyo magastos talaga. Pero this one, guys, sobrang thankful ako dahil meron lang sa akin ito nagbigay. Gift. Regalo lang sa akin to, guys. Hindi ko siya kilala talaga.
Minessage lang ako. Sobrang thankful ako dumating to sa buhay ko. Sobrang thank you so much, Sir JC. Thank you so much po sa inyo talaga, Sir JC. Okay, so next na agad tayo. Ito guys, ang isa sa mga pinag-ipunan ko din. Drone. Yan. Pangalan niya guys ay si Nami. Siya si Nami. Siya ay ang DJI Spark. Maliit lang yan guys. Tingnan nyo, compare nyo sa kamay ko. Halos kasing laki na lang ng kamay yan. May remote control din yan guys, yung drone. Kung nakikita nyo sa mga travel video natin, sa motovlog, yan, meron tayong mga drone shots dyan. Hindi naman siya sobrang kailangan. Parang dagdag element lang siya guys, na makikita nyo yung lugar, yung buong lugar. So itabi ko lang saglit guys, no? Magbibigay lang ako sa inyo ng tips sa experience ko ng pag-vlog sa loob ng 3 years. So guys, itong tip na to, para lang to sa mga gustong maging vlogger in the future. And kung hindi naman kayo magiging vlogger or wala naman kayong interest, next video na guys. No? Ito para lang to sa mga gustong maging vlogger na katulad ko. Yan, sige, sabihin na natin, vlogger na rin ako. De, actually, yan, full-time ko kasi to. So masasabi ko na vlogger ako, influencer, yan, YouTube creator. Yan, mga ganyan. Bahala kayo kung ano gusto niyo sabihin. Unang-una guys, kung magsisimula kayo, no? Number one, siguraduhin niyo muna sa sarili niyo na gusto niyo tong gagawin niyo. I swear. Yun muna pag-isipan niyo guys. Yun muna pag-isipan niyo. Promise. Kasi hindi to biro. Hindi to biro. Ako na magsasabi sa inyo guys. Sobrang tagal ko na nag-vlog. Hindi to biro. Naggaling na ako sa ups and downs. Actually, mas marami yung downs. Until now, kahit nandirito na ako, medyo okay naman, nabubuhay naman. Marami pa rin talagang downs, sobra. Dapat ready kayo sa mga ganyan. Andiyan na yung mga, syempre, bash. Unang-una na yan. Bashers. Sunod, maraming mga tao na hindi maniniwala sa'yo sa journey nyo, papunta sa taas. Wala pa naman ako sa taas. Wala ako. Kinukonsider kong wala ako sa taas. Wala naman talaga, guys, kasi mas marami dyan na mas magagaling, mas malalakas. Ako, kontento naman na ako sa ganito, basta nabubuhay ako. Marami dyan hindi maniniwala. Lalo na dati, nung nag-uumpisa palang magsibol ang YouTube dito. 2016 talaga yan, yan. Panahon nila Kong, nila Will. Yan, yung mga una-una yan. Konti pa lang talaga sila. Tapos 2017 yan. Doon ako nag-start, 2017. Wala. As in, pag sinabing YouTube, meron kang dalang camera, nag-vlog ka. Ano ba to? Pagtatawanan ka pa, di ba? Pagtatawanan ka niyan, guys. Yung yun yung naranasan ko noong una. Well, at least now, okay na. Di ba? Medyo okay. Alam na yung pagiging vlogger. So, pagka nag-vlog ka, hindi na nakakahiya. Ako, medyo nahihiya pa rin ako, guys, pag nag-vlog ako sa labas. Gadgets. Yan. Sa lahat ng pinakita ko sa inyo, guys, kapag nagsisimula kayo, huwag nyo muna itong iisipin. Huwag. Huwag nyo muna iisipin yan, guys. Okay. Bago nyo isipin kung anong gusto nyong bilhin, una-una muna, isipin nyo anong content na gagawin nyo. For example, yan. Nanonood kayo dito, syempre, about yan sa pagmotor. Okay? Travel. So, kung papag... Ito kasi combination to ng motovlog at travel. So, kung gusto nyo mag-start ng motovlogging, hindi pwedeng cellphone, syempre. Okay? Kailangan nyo ng action cam. And mount, helmet. Diba? Kailangan yan. Need talaga yan, guys. No? Kailangan nyo ng mount sa helmet. Kailangan nyo ng action cam. I-recommend ko, guys, is huwag kayong bumili ng ibang brand. Go for GoPro. Starting kayo, bumili kayo ng GoPro Hero 4. Second hand will do. The best. Huwag kayong bumili na ng ibang brand. Hindi naman sa bias ako ng GoPro, no? Hindi ako bias ng GoPro. Hindi rin ako against sa ano ibang brand, okay? Hindi ko naman minamaliit. Pero, for me lang, quality and affordability kapag nag-upisa ka, GoPro Hero 4. Kung mapera-pera ka, go for Hero 7 or Hero 8. And kung hindi naman sa motovlog, syempre mas marami dyan na gusto yung, like, for example, ginagawa ko sa main channel ko, sit-down vlog, yan, kumakain, mukbang, or kung ano man, kahit ano man, or vlogging, daily, a day in the life, yan, daily vlog, kung ano-ano mang vlog, huwag nyong isipin na kailangan nyo ng camera. Yan, yung ginagamit ko ngayon, kasi mahal ang setup ng camera. Lalo na kapag nag-upisa pa lang kayo, guys. No!
wag niyo muna isipin, I swear. Kasi ako, based sa experience, nag-weldas agad ako ng pambili. Doon nga, sa Samsung NX1000 yata yun. Ganon, yung camera ko dati. So, second hand ko lang rin binili yun. So, nag-weldas agad ako ng pera. Diba? And hindi pa rin ako kumikita noon, guys. Ano pa yun? Nag-umpisa pa lang ako noon. So, wala pa ako masyadong knowledge about sa, yan, sa audio, video, or something, kung ano. Ginusto ko agad na magkaroon ng camera. Na in fact, ay hindi naman yun okay pang vlog. Yun. Wala pa nga kasi ako knowledge. So, guys, wag nyo munang isipin na kailangan nyo ng DSLR. Kailangan nyo ng ganito, ganyan. Kung meron kayong phone, hindi naman din kailangan na iPhone. Ito, kailan lang rin itong dumating sa buhay namin, no? Panoorin nyo na lang kung paano ko ito nakuha. Yeah, panoorin nyo kay Love sa vlog niya. Kahit anong cellphone, guys, kung starting kayo, simulan muna kayo, cellphone. Yan. And isipin nyo kung ano muna ang gusto nyong gawing content. Idea. Nood muna kayo kung kani-kanino. Anong hilig nyong gawin. Mas maganda kung anong hilig nyong gawin. Yon. Kasi mas malapit sa puso nyo, mas i-enjoy nyo. And sunod, huwag nyong isipin na kikita kayo sa YouTube. Huwag nyong isipin na may pera dito, malaki pera dito. No, guys, no. At actually, dapat itong pinaka-unang-una ko sinabi eh. Huwag nyo munang isipin na may pera dito. Actually, ako, experience ko, syempre. Kaya ako nag-YouTube dahil alam ko na may pera makukuha dito. Inisip ko pera agad, no? Kasi, dapat talaga, guys, nasa showbiz industry kasi talaga ako. Sa ano yun, sa mga teleserye, commercial, ganyan. Lahat ng, sa showbiz yan, mga nag-go-see, nag-VTR. Yan, lahat yan, pinasok ko yan. Yan, workshop, acting, lahat. And, Antagal ko sa industry na yun. Well, nakakuha naman ako ng mga commercial yan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan-saan. Bahala na kayo kung makita nyo yun or yun, hindi nyo naman makikita yun. Yan, marami-rami na rin na commercial and sa mga teleserye pa, extra-extra yan. Yung hindi mo makikita, yung mga konting isang segundo lang. Yan, yan. And yan, sa mga That's My Bay, sa Showtime, yan, mga naka-ano ko dyan, guys. So, wag nating ihukayin sa baul, no? Pero, yun, balik tayo sa pera. Wag nyo munang isipin na may pera, guys. Kasi ako, natagalan ako, guys. Dati, it took me 8 months, guys, bago ma-monetize yung channel ko. Trial and error din kasi ako noon before. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin na content. Pero, sumibol yung channel ko doon sa mga mukbang. Mukbang talaga. Food challenge. Yan, dyan. Nakuha ko yung mukbang na yan sa Korean creators. So, bago pera, guys, please, mag-enjoy lang kayo. Yun ang pinaka-importante, enjoy nyo yung gagawin yung vlog. Yung sa puso, medyo corny, pero dapat sa puso, guys, nagagaling. Dapat talaga gustong-gusto nyo yung ginagawa nyo. Dapat talaga ini-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Para maging genuine yung labas nyo sa video. Yan. Yun yung pinakamaganda. Ikaw yung mismong nasa video. Ikaw yun. And I think yun lang. Sa mga mag-uumpisa, yun. Yun lang yung mga maipapayo ko sa inyo, no? Ito lahat ng mga gears ko. Yan. Itong lights. Yan. Medyo malaki-laki na rin ginastos ko dyan. Sa lahat-lahat ng pinakita ko ngayon. Sa motor din. Lahat yan, guys. And nagbibigay na rin ako sa family ko. Matagal na. Simula na naging full-time ako dito. Well, syempre, thankful ako kay Lord, guys, dahil hindi ko naman din in-expect na dito ako mapapadpad sa industry na to. No? Hindi ko rin naman din alam na ganitong kalakas yung magiging effect ng YouTube. Well, yung panahon nga kasi namin dati, di ba? Hindi naman akalain na ganito yung YouTube, no? May pera. So, parang medyo minamaliit. Well, at least ngayon, di ba? No? Pero yun, yun lang, guys, yun lang. So, maraming salamat sa inyong mga nanood ngayon. I know, medyo matagal tong video na to. So, thank you so much, guys, sa panonood. No? Thank you so much, mga tripper. And kung may mga gusto pa kayong isuggest na video, and sabihin nyo lang. At please, stay home para safe tayo lahat. Huwag kayong magalala, malapit na matapos to. Tiis-tiis lang tayo, guys. Sunod lang tayo sa ating government kung anong mangyayari. Kasi it's too late na para magreklamo pa eh. It's too late. Sobrang late na guys para magreklamo pa tayo ng kung ano-ano. Sumunod na lang muna tayo as of now. Yun lang ang magagawa natin guys para matapos to. Okay? So yun, after ng quarantine, ng itong lockdown is
balik ulit tayo syempre sa pag-motovlog at pagka-travel. So, kating-kating na rin ako mag-travel, guys. Si Frankie, eh, yun, yung motor natin, guys. Talagang painit na lang tuwing umaga, ganyan. Wala, hindi na nakakalabas. And, yun. Thank you so much, mga trippers. So, susunod ulit. See you again. Bye.